Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa nahukay ng ating katiyats na bato na kulay itim na kakaiba ang kanyang kinis. Kaya siya ay naghinalang ito isang black diamond or baka naman daw isang meteorite. Kaya bago natin ito tatalakayin, shout out muna tayo sa ating mga katiyats. Alright, shout out tayo kina Freddy Soriano, Arnel Lapor, Glenn Mario. Shout out din kay user CE5, kay Lolito Junior Patino. Shout out kay Edgar Lagarto, Tricky Dicky P. Shout out din kay Intensity, user GQ3, kay Hyacinth Ophemia, Uncle Makasi Vlog, Rubilin Lopez, kay Juji Mairinio, Danny Flores, John Tox, Jenny Manusa, Robert Cabonilas, and lastly, shout out kina Tating Naliman Salay, Cirilo Jaom, Raul Rangia, Arcadio Angkon, at kay Busing Louie. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat, tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Ito yung nakuha ni katiyats na isang uri ng itim na bato na inaakala nila na karbonado ito. Kaya tinitipak-tipak nila ito at pinapasuri sa mga marurunong. Kaya nagpadala din si katiyats sa atin ng video para atin din matingnan ito at kung ano ang aking masasabi tungkol sa bato na ito. Well, kung ito'y isang karbonado or black diamond, million ang halaga nito. Ngayon, kung ito naman ay meteorite, million din ang halaga nito. Pero kung ito ay onyx or black stone, meron ding halaga ito na kasing halaga ng jade. Kaya atin susuriin ang tatlong nasabi ko na gemstones kung alin doon ang nag-fit sa description ng bato na ito. Okay, at unahin muna natin itong katulad niya na bato kung tingnan. Medyo makinis din. Ito ang black onyx stone. Ito yung raw, yung hindi pa na-polish. Pero kapag na-polish na ito, ay kikintab na ito at meron ng carats. Ang halaga nito ay $1 up to $500 ang isang carats. Depende yan sa pagtingin ng mga jewelers kung ilang carats siya. At ganyan ang mga itsura ng black onyx kapag fully polished na siya. Kaya kung ang bato na ito ay black onyx, ay meron ding ito halaga mga katiyats. Kaya ipasuri nyo sa mga eksperto niyan. Ang taga pawn shop ay marunong tumingin kung onyx yan o hindi. Ngayon tingnan naman natin ang possibility kung ito'y black diamond. Ang black diamond ay opaque, hindi ito translucent. Parang bato lang ito tingnan, pero kapag na-process na ay kikintab na ito. Ito ang mga example ng black diamonds ng mga bato. Meron siyang parang crystal properties na kumikintab. Pero meron ding ibang black diamond na talagang itim lang na bato. Kagaya nito. Yung nakuha ni Katiyats ay halos ganito ang karakter ng bato. Pero merong tatlong homemade testing or homemade remedy sa pag-test niyan. Kung yan ay black diamond, ang unang pag-testing dyan ay kukuha ng martelyo or maso at pukpukin yan ng hindi naman yung ubos yung lakas mo sa paghataw, kundi katamtaman lang na lakas sa paghataw. So ilagay mo yan sa matigas na surface tulad ng semento na sahig at pukpukin nyo ng martelyo. At kapag yan ay nabasag, hindi yan black diamond. Ang black diamond ay isang hardest kind of stone or material na hindi kayang mabasag kung pukpukin lang ito ng martelyo. Ito ay isang example na naman ng black diamond. Magintab siya na itim talaga.
At kahit lagyan mo yan ng flashlight ay hindi tatagos yung ilaw ng flashlight. Hindi siya translucent. Ito yung isang paraan sa pag-test kung ang bato nyo ay talagang diamond. Ay ang diamond kasi isa sa hardest material yan. Kaya pwede niyang i-scratch ang glass, ang bakal, at kahit anong surface. Tanging diamond lamang ang hindi niya kayang ma-scratch. Pero lahat ng surface, glass, metal, any kind of metal, ay kayang ma-scratch katulad ng ganyan ng inyong black diamond. So ito, tinesting ng isa sa nagkakuha niyan, ang kanyang tunay na black diamond. Kinahandahan niya muna, mamaya ay titirahin niya ng malakas. Ayan, so nakita niyo ay parang bakal talaga siya. Matigas, hindi nabibiyak. Ngayon, pangalawang homemade test, kung diamond yung nakuha niyo na black diamond, ay ang tinatawag na fire test or heat test. In 5 minutes ay ilagay nyo yan sa lampara or kandila ang bato, and then ilubog nyo sa tubig. Kapag nag-crack yan, hindi yan diamond, kasi yung diamond ay nag-stand yan, kaya niyang init na hanggang 1000 degree centigrade na init, at hindi siya nasisira o nabibiyak sa anumang apoy. Ang mga natural diamond kasi ay galing yan sa ating mantle of the earth. Yung mantle ay merong temperatura na 1000 degree Fahrenheit hanggang 3000 degree Fahrenheit, depende sa lalim ng mantle of the earth. Ang mantle ay pwedeng matunaw na doon ang bakal kapag nilagay natin. Pero ang diamond ay hindi pa rin yan natutunaw or nasisira. Kaya kahit sa boiling water ay napakainit na ang temperatura ng boiling water, nasa 200 degree Fahrenheit na yan. Kaya ang diamond ay talagang hindi masisira ng init. At ngayon, ang huling possibility nito ay pwedeng meteorite ito. Kung meteorite ito, ang unang home test niyan, ang pag-testing sa bahay lang, ay kumuha kayo ng magnet at idikit nyo ang magnet niyan. Kapag magdikit ang dalawa, ibig sabihin, may metal content ang inyong bato, at yan ay meteorite. At kapag pupukin mo rin yan, ay matigas din yan, kasi parang bakal na ang meteorite. Imagine, galing pa siya sa outer space at nakarating dito sa Earth, at hindi siya napulbos, kaya napakatigas ng bato na yan, kasi nasa 80% metal content ang bato na yan, meron ding nickel. Kaya mahal ang meteorite. Itong sample natin dito ay $1,500 ang ganun lang kaliit na meteorite. Kaya kung ang meteorite nyo ay aabot sa 1 kilo or 3 kilo, ay aabot na yan sa milyon. Pwedeng 3 million hanggang 5 million, depende sa klaseng meteorite na inyong nakuha. Okay, ang mga Hapon ay nagbaon ng lahat-lahat na ng klase ng mga mamahaling bagay na kanilang nakulimbat noong World War II. Kaya kahit meteorite, kahit anong white metals, at kahit mga agate rock ay binabaon nila, kasi alam nila na mamahalin ang mga ito. Okay, so hanggang dito lang ako, mga katiyats. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at ingat kayong lahat.